Panginoong Diyos, lahat ng san tinakpan, mag-awit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos at sa inyo'y lumikha. Pagdangal, magpakailanman. Tayo pong lahat ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagsapit mo sa mga bansa ng silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita noong ito'y ipangaral ng magkapatid na sa San Cirilo at San Methodio. Ang aming buong pagkatao ay mapuspos nawa ng liwanag ng kabatiran tungkol sa iyong salita. Kami naway maging sambayan ng nagniningning sa ganap na pagkakaisa sa matapat na pananampalataya at maaasahang paninindigan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nakita ng Panginoon na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya'y, si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao'y, ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayoy, daraming muli
ang mga ito. Pagkaraan ng isang linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawangan ni Noe ang bawat iniutos ng Panginoon. Pagkaraan ng 1 linggo, bumahanga sa daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Purihin ang Panginoon, ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang Poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito naliligid. Pag nangusap na ang Poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw na gagalak. Panginoo'y papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang haring walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Magsitayo po ang lahat. Sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang libarudura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid at nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000?
Ilang bakol ang napuno niyon sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan? Wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Ang ating ebanghelyo ay galing sa ebanghelyo ni San Marcos. Ito ay galing sa chapter 8. Magandang balikan natin yung mga pangyayari bago dumating sa tagpo ng ating ebanghelyo ngayon. Kung sisimulan natin yung chapter 8, dito nagpakain si Kristo ng 4,000 katao na kung saan pinaramin niya yung isang himala, yung pagpaparami niya ng tinapay at ng mga isda. At ang lahat ay nakakain at mayroong pang sumobra. Matapos yung tagpo na ito, may mga lumapit na mga Pariseo kay Kristo at nagtanong, talagang hinahamon siya. Hiniling ng mga Pariseo ito, magpakita ka sa amin ng tanda na mula sa langit. Ipakita mo sa amin na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Hindi ito ginawa ni Kristo. Ito yung ebanghelyo natin kahapon. Hindi ito ginawa ni Kristo. Ang ginawa niya, tinalikuran niya. Sumakay siya ng bangka kasama ang mga alagad at tatawid sila sa kabilang ibayo. Paano ka magpapaliwanag sa isang taong nakikita na, naririnig na yung katotohanan, pero ayaw pa rin maniwala? Ganyan ang mga Pariseo. Hindi sila sasampalataya kahit sinasampal na ng katotohanan. Humihingi pa rin ng tanda. At ngayon, ito na yung ating ebanghelyo. Nakasakay sila ngayon sa bangka. At tumingi si Kristo, merong silang nalimutan. Ang sabi nila, may pagkain kami dito, Panginoon. Kaya nga lang, isang tinapay lang. Galing sila doon sa pagpaparami ng tinapay. Napakaraming sumobra, ilang bakol, 7. Pero isa lang ang kanilang nadala. Kaya ngayon, ang sabi ni Kristo, mag-ingat kayo. Pag-ingatan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ni Herodes. Nagtinginan yung mga alagad. Nako! Nagsalita ang Panginoon kasi wala tayo. Nakalimutan nating magdala ng pagkain, ng tinapay. Marahil kaya niya ito sinasabi sa atin. Hindi nauunawaan ng mga alagad ang salitang binitawan ni Kristo. Napakarami pa rin nilang nakalimutan. Hindi lang tinapay ang kanilang nalimutan. Nalimutan nila yung milagro na kanilang nasaksihan. Nalimutan nila yung tanda na nasa harapan na mismo nila ang Panginoon. Ang tanda na si Kristo ang tunay na tinapay ng buhay. Ito yung tanda na kasama nila ang Panginoon at kahit kailan, hindi sila magkakaroon ng pagkagutom, bagkos pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nakalimutan nila para muling manumbalik ang kanilang alaala. Pinabalikan ni Kristo ang ginawa niyang 2 himala. Yung pagpapakain sa 5,000 katao na napakaraming sumobra, 12 ng bakol, at yung 4,000 na mga katao na merong 7 bakol na sumobra. Pinabalikan ito ni Kristo sa alaala nila hanggang nasabi niya, mag-ingat kayo. Ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Ano ang ibig ipakahulugan nito? Tayong tao, meron po tayong tendency na kapag nagutom tayo, naghahanap tayo ng makakain. Kaya nga lang, baka ibang pagkain ang ating matatagpuan.
Hindi lang pagkaing literal, kung hindi yung kagutuman ng ating pagkatao. Anong pagkagutom yun? Pwedeng pagkagutom sa material na bagay, pagmamahal, pinansyal, relasyonal, pwedeng relational, iba-ibang pagkagutom. Kaya nga lang, baka sa iba natin matagpuan, baka libadura ito. Ano ba yung sinasabing libadura? Ito yung yeast sa English. Ito yung ginagamit sa tinapay para ito ay lumago, lumaki, umalsa. Kaya nga lang, yung libadura na dala ng mga Pariseo at ni Herodes, libadura ng pagpapaalsa, pagpapaalsa ng kanilang kayabangan, pagpapaalsa ng sobrang pagtingin sa kapangyarihan, pagpapaalsa ng pagtingin lamang sa sarili nang walang pakialam sa kanyang kapwa. Ito yung iingatan din natin. Ito yung uri ng libadura na nakakatakot. Libadura na ang ganda-ganda sa panlabas, na kaanyuan, na lumalago ka, lumalaki ka, umaalsa ka. Ngunit ang kalooban, punong-puno ng kayabangan, ng pagiging mapagmataas, pagiging makasarili. Yan ang dapat nating pakakaingatan. Sa ating unang pagbasa, narinig natin mula ito sa aklat ng Genesis, na kung saan ang Diyos Ama ay sinugo niya si Noe, pinagawa ng arko, at tinahabilin niya na kayo ay sasakay dyan at pipili ka rin ng iba't ibang magpakapapartner ng mga hayop. At papaulanan ito ng Diyos sa loob ng 40 araw at gabi, ulan at baha. Gagawin niya ito kasi dala ng matinding kasamaan ng tao. Yung sa kanyang puso, yung kanyang kayabangan, yung kanyang kawalang pakialam sa kanyang kapwa. Sa pamamagitan ng tubig, kanyang lilinisin ang sangkatauhan. Nung tayo ay bininyagan, sa pamamagitan din ito ng tubig, tayo man ay namatay, namatay sa ating lumang pagkatao. Sa pamamagitan ng tubig ng binyag, tayo ay nalilinis sa ating mga kasalanan at nagkakaroon tayo ng bagong buhay. Mula sa pagkakaroon ng pusong katulad ng may libadura ng mga Pariseo at ni Herodes, patungo tayo sa pagkakaroon ng puso na katulad ng kay Kristo. Sa banal na Eukaristiyang ito na ating dinadaluhan, tanghaling tapat, marami pa sa atin ang hindi pa nanananghalian. Mamaya, tatanggapin natin ang tinapay ng buhay, ang katawan at dugo ni Kristo, na siyang talagang mag-aalis sa lahat ng ating kagutuman, at nawa magkaroon ito ng maganda at banal na epekto sa ating buhay, na kung ano ang ating tinatanggap, kung gaano ito kabanal at kabuti, umalsa din tayo, lumago din tayo sa kabanalan at kabutihan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama, panatag ang ating kalooban na tayo'y Kanyang pagbibigyan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway talaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwalan ng pananampalataya
sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Sa katahimikan, ating itaas sa Diyos ang ating mga pangpersonal na intensyon. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may mapagbigay at malinis na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay namin na nasa Dambana. Ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay ginugunita upang ang paghahain ito na nasa kanila'y nagpapadakila ay magdulot sa amin ng patawad mong sagana sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Sala San Cirilo at San Metodio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gabin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu-Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sana ang mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabyak puso, kaya sana ang mga apostol, San Cirilo, San Methodio, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu-Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kanyang hinira. Halika
Jesucristo. Hain ni Jesucristo. Announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari niyo pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng ikalimang ng hapon na misa. Ang abo po mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19. Agad-agaran tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita sina San Cirilo at San Metodio ay pagtibay nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendesyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus na Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.
Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na.